Welcome to my vlog! Hi guys! Before I start, please click niyo muna yung subscribe and yung bell button na rin para maging updated kayo sa mga new vlogs ko, and yun, let's get started! Paano ako nag-start mag-racing, sasabihin ko na rin sa inyo kasi alam ko naman na gusto nyo ding pumasok sa mundo ng racing dito sa Pilipinas. Sasabihin ko sa inyo sa dulo ng video na to kung paano mag-start ng racing career dito sa Philippines, sa Philippine Motorsports. Actually, madali lang. Pero, before that, syempre, sasagutin ko muna yung mga tanong nyo na... At sasagutin ko yung isang tanong nyo, pero madami kayong tumanong. So, yun. Paano ako nag-start ng racing? So, 18 years old ako nung nag-start ako sa racing. Zero knowledge about racing. Kasi wala naman akong family members. May family. Na racers, wala akong mga relatives na talagang nag-racing. Ang meron lang sa akin is papa ko. Papa ko is ano, love niya lang ang cars. Tapos there was one time lang nung 18 ako na sabi ng mga friends ko, punta tayo sa Manila, ganito ganyan. Kasi may libre namang program doon na nagtuturo ng racing. At that time, nauna na sila. So, ako, after a month, meron yata ulit na nabalitaan ko na meron ulit silang module. So, I decided na pumunta on my own. Actually, hindi on my own. Kasama ko yung tita ko. Buti nga sinamahan niya ako. Shout out, Ate Kim. Sinamahan ako ng tita ko. Tapos doon na nag-start lahat ng to. Lahat. Chaz. Sa MSDP is may modules 1, 2, 3, hanggang 9. So, if you're like me, na especially yung mga 16 to 19 dyan, kasi libre lang para sa mga 16 to 19 yung program. Punta lang kayo sa page nila. Ilalink ko sa description box yung link. Oh my gosh! So, ililink ko sa description box yung Facebook page nila. So, you can check out yung mga schedule ng mga modules nila. Kasi, pupunta sila sa Cebu, sa Davao, sa basta umiikot sila sa Philippines. Tapos yun, sana makapunta kayo and try nyo lang, malay nyo maging katulad nyo din na ako. Yun, malay nyo mabigyan din kayo ng break. Hindi lang racing yung itinuturo nila eh. So, safe racing. Magkaiba ang racing lang sa safe racing. So, ayun. So, doon na tayo sa mga steps. Sabihin na lang natin na anong kailangan yung malaman bago pumasok sa Philippine Motorsports. Number one sa kailangan yung malaman is dito sa Pilipinas, pwede kang pumasok sa motorsport. Syempre, may motorcycle and car. Pero syempre, magpo-focus ako dun sa sasakyan kasi yun yung na-experience ko. So, dito sa Pilipinas, may parking lot na mga
parking lot racing, ganun ba? Basta, so slalom, autocross, and gymkhana. Yun yung mga events na pwede sa malaking space na, or parking lot, kaya parking lot na racing kasi nga, hindi niya kailangan ng racetrack, hindi niya kailangan ng yung, basta alam niyo na yun, parking lot. Yun, basta open space, tas maluwang, tas lalagyan lang ng mga cones, mga pylons, okay na yun. As starting pa lang, or, oo, so kung first time nyo pa lang sumali, yun, i-recommend ko na mag-slalom na kayo, gymkhana or autocross, kasi hindi naman kailangan ng mga super, ano dun, basta, wala akong kwenta. Tapos na tayo sa mga parking lot. Chena! So, dun naman tayo sa circuit. So, sa circuit racing, yan, meron tayong dalawang racetrack dito sa Philippines. Sa Batangas, tapos sa Clark International Speedway. So, yung sa Batangas, hindi naman naano ng... Anong naano? Hindi naman napuruhan ng pagputok. Ang pakiramdam yung naputukan, no? Ng Bulkang Taal, yan. Hindi naman siya affected. Hindi naman ako affected. Doon din ginaganap yung mga drug racing. Yung illegal na drug racing, ha? Yung legal. May nagtudroga ka ba, kuya? Paano masabi? So, meron na tayong parking lot, meron na tayong circuit, tapos may isa pa sa rally, which is dirt na racing, dirty racing. sa dirt yun, so, basta, ibig sabihin, hindi siya sementado, hindi siya dirt nga. Wala akong kwenta. Ang hirap mag-explain. Dirt. Dirt. May mga organizations na gumagawa ng hill climb. Hill climb. Siyempre, siguro, gets nyo naman na kung hill climb, bundok. Yun, yung mga second na kailangan nyong malaman or magka-idea kayo is, siyempre, kailangan nyo ng sasakyan. Alam nyo ba, yung mga everyday cars nyo, pwede nyo yung gamitin pang racing. I, myself! So, ang sasakyan ko lang nung first na pasok ko is yung Suzuki Swift na 1.5 liters. Yun yung sinabak ko mag-slalom or gymkhana. Gymkhana yata yun. Basta ganun sa MSDP. So, di ba? Hindi nyo inakala yung Suzuki Swift na yun. Tapos ngayon, andito na ako. Civic na ako. Surprise, motherfucker! Siyempre, huwag na tayong humanap ng mga bagay na wala sa atin, di ba? Or kung ano na ang available, yun na yun. Huwag ka nang humanap ng iba. Sinasabi nila, di ba, expensive daw ang motorsport dito sa Pilipinas. Medyo kinda true, medyo kinda not. What? Oo na hindi. Kasi hindi nyo kailangan ng malakas na sasakyan, hindi nyo kailangan ng mabilis na sasakyan agad-agad.
yung kung anong meron kayo, yun yung gamitin nyo. Parang ako, mahal siya in a way kasi babayaran mo yung entry fee mo. Tapos, babayaran mo yung mga kailangan like yung mga gloves, yung mga suit. Pero, sa higher na yun, sa mga, kung nagsiseryoso na talaga kayo sa motorsports, diba? Kung nagsiseryoso na kayo. Oh, shout out sa mga boy dyan. Try nyo lang yung sport na to. Lalo na yung mga girls dyan. Uy, mga babaita. Guys. Gals. Pala, gals. Huwag kayong girls, huwag kayong matakot na sumali sa sport na to. Kasi, mas matatakot yung mga boys sa inyo. Yung sport na to for me, because I'm a girl, nakaka-empower siya. Yung parang, yung feeling kasi na kaya mo yung mga nagagawa ng mga lalaki is super fulfilling na. Tapos, bonus pa kung mananalo ka tapos natalo mo mga lalaki, diba? So, it's a confidence plus plus plus. Unti lang ang babae sa sport na to. So, girls, try nyo yung sport na to and swear di kayo magsisisi. Kung na-love nyo na siya, hindi kayo magsisisi. Ah! Bago ko magbabay, shoutout nga po pala kay Kuya Mark Santos and Kuya Arief Kaurongan. Thank you sa pag-support nyo and thank you din sa mga hindi ko na shoutout. So please like, share, and subscribe guys. Kung may mga gusto pa kayong malaman or gusto pa kayong ipagawa sa akin or sa mga suggestions, mag-comment lang down kayo. At saka please subscribe to my channel and sana i-support niyo ako kung ano mang mga gagawin ko sa mga future vlogs. And okay, see you soon sa next vlog. Bye!